8693. Ang bongga naman ng guest natin, talagang todo makeup. Iba din. Grabe naman ang madam. Nagmukha na naman akong sekretary. Hello, Tita Cora. Sige. Paano? Hello, kumusta ka naman? Eto, sinasaksak ko pa yung headset ko. Oo nga. Ako din ako nag-headset kasi parang nabibingi na ako lately. Ah, talaga? Ha ko nang ha sa mga kausap ko. Ha, 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 ha. Hot dog. Ay, nako. Anyways, oh, ayan. Kumusta ka? Okay naman. Kahapon, lang belated ako. Belated happy birthday nga pala sa'yo. Thank you so much. Nasa, lang ako kahapon, nasa province. Nagpapahinga. Nag-vlog ka ba ng birthday mo kahapon? Alam mo, hindi din. Kasi yung sobrang makeup ko, parang humigop ng suka. Sukang party. Taray nga na makeup. Sino kamukha mo ngayon? Si Corazon. Kasi go si Marimar. Kasi may nag-post kanina. Oh. Kamukha ko doon si Corazon. Talaga? Pwede daw ko maging Corazon. Oh, pati yung damitan niya. So, alam niyo na. Corazon ako. Oh, Tita Corazon. Yan kasi ang complete name mo, di ba? Cora, Corazon. Ang unang aswang. Ganun yun. Tapos for sure, Tita Cora lang. Pero si Corazon ka talaga. Yung iba naman sabi nila, Tita Kore daw. Kasi hugis ta Kore daw ako. Kore, pwede rin. Corazon. Wow! Corazon Kore. Sige, Tita Kore. So, blinag mo ba yung birthday mo kahapon? Hindi, nagpahinga lang ako talaga. Ah, talaga? Parang medyo pa ako punong-puno pa yung laman ng utak ko, so gusto ko muna magpahinga. Ganun. Oh. So, yeah. Ano ba mga pinagdadaanan mo lately? Naku, madami. Mga asikasa ng mga papers and everything. Papers saan? Papers pambayad. Ah, I see. Kasi ooperahan nga pala yung lolo mo. Oo. So, ayan. So, anyways, ayan lang naman. Laban lang sa buhay. Mukha pa rin masaya, di ba? Oo naman. Naitawid naman ang birthday ko kahapon ng masaya naman ako. Kaya naman, balibalik ko na yung damit. Kaya nga di ba? Thank you pala sa lahat ng mga sa mga greetings ninyo. Tsaka sa mga nagregalo Hoy, po sa akin. Ngayon ko lang na-realize. Bakit? Hindi magtugma yung butones. Ay, we. Teka, ayusin natin lang. Hindi magkakatapat yung buton. Ano ba yan? Teka lang. Baka mamaya may... Ano ba to? Teka. Para, sabi nila nagmamadali ka na papasok. Oh, ayan. Hindi na nagtagpo-tagpo yung tama buton. Tama na ba? Hindi pa rin. Oh, okay na yan. Okay na. Tayo lang. Baka mamaya... Ay, ayun, ayaw ko pa yung cellphone ko sa labas. Nakatiwangwang. Haba! Hoy, nakikita na yung braelia mo. Hindi pa naman. Teka lang. Ayan. Ikaw pa lang nakakakita. Ay, nako. Tumutuwa. Dito na, live bihes. Ito po ay fitting room. Fitting room. Ay, nako. O, yun na nga. O, salamat sa lahat ng mga nagregalo sa akin. At nagpadala ng pagmamahal. Bongga ng regalo sa'yo kanina. O, may... LV. Thank you po. Anong pangalan ng nagregalo? Si... Teka lang. Ano? Si... Hindi ko alam kung pwede sabihin Sino ba? Basta mamaya na. So, ayun. Oh. Pumunta na nga tayo sa ating topic for today. Oh, ano nga bang kwento? Ang kwento, ito medyo kakaiba to. Pero alam mo, napanood ko din to sa Batang Quiapo. Ay, talaga? Si Lena. Yung pakilabahan naman, Camille. So, anong kwento niyang si Lena? So, itong kwento ni Ate Girl. Nakalimutan ko na naman ang pangalan. Mm-hmm. Si Marie pala. Marie, araw-gabi, walang panty. Hindi ako nagsabi. Oh, tapos, anong kwento ni Marie? May asawa siya. Mm. Pero 5 years na silang hiwalay. Pero nagsasama sila sa iisang bubong na magkaibang kwarto just for the sake of their child. So parang nakasanayan na nila. May sarili silang mundo. May business din si Ate Girl. May kanya-kanya silang buhay na. Tapos aware din siya na nagkaka-girlfriend yung asawa niya. And it's okay kasi mutual decision nila yun na o hiwalay tayo basta doormates tayo para mas madali sa anak natin. Mm. So co-parenting sila. And then sanay naman siya na nagkaka-girlfriend yung asawa niya. So it's not a big deal kasi nga hiwalay sila. But etong bago na girlfriend ng asawa niya, feeling niya parang mahal na talaga ng asawa niya and inuwi pa sa bahay. Ay, so tatlo sila sa Balur? Parang hindi ko alam kung doon nagsistay or inuwi lang, doon lang natulog. Pero nung nakita niya yun at parang na-feel niya, kahit doon naman sa kabilang kwarto natulog, parang na-hurt siya at na-realize niya parang gusto pa niya i-save yung marriage nila.
So nakakaramdam na siya ng selos. Oo, at saka parang natapakan din daw yung ego niya siguro. So ngayon parang nare-realize niya, isisave ko pa kaya tong marriage namin. Eh, matagal na silang hiwalay. Tapos alam niya na mahal na nung asawa niya yung girl. Mm. So parang it's too late to apologize. Parang ganon. Sa huli ang pagsisisi. Dahil nag-decide na sila mag-part ways eh. So ngayon, paano mo nga ba malalaman kung pagmamahal ang nararamdaman mo or it's just pride? Alam mo, feeling ko naman, hindi nawawala yung pag-ibig sa isa't isa eh. Hindi agad-agad yan mawawala, lalo na hindi naman sila hindi lang nagsaspark. Oo. Kumbaga natabunan lang wala yung wala na nag-i-ignite. Ayan. Diba? Oo. Nung kanilang relationship, nung kanilang nararamdaman. Pero hindi ka agad yan nawawala. Even ngayong mga taong ano na annulled na, yung kasal o kaya divorce na kung sa ibang bansa, ang sabi nila, hindi naman talaga nawawala yung pag-ibig. Eh. Ibang level na lang ng pagmamahal bilang tao, pagmamahal sa kapo, or kung anong klaseng love yun. Diba? Correct. Kumbaga hindi na yun dati. Hindi na lang ano, hindi lang yung kagaya ng dati, pero anytime pwedeng bumalik yun, lalo na kung magkasama sila sa bahay. Kasi pag nagkaroon na ng sa buhay mo, kasi kapag nagkaroon yung isang tao ng spot sa puso mo, lalo na ito, magkasama pa sila sa isang bubong. At may nagbubuklod sa kanila. Oo, lalo na may anak sila, tapos married naman sila, hindi naman sila annulled or divorced or anything. Kumbaga, kung gugustuhin nila, pwedeng mag-spike yung fire. Makaka-relate ka. Bakit? Ikaw ba nag-ignite din? Well, it's always a different story. Ay, naaalala ko, meron ka vlog yan. Nung sinabi nila, nakita nila yung nakita nila yung may ano, yung may competition si David sa ano dati. Sa Olongga po ba yun? Uy, hindi yun Olongga po. Sinismis ka? Dati pa yun. Na, kasi co-parenting naman talaga kami. And yun yung ano namin eh. Gusto namin. Yun yung arrangement nyo. Co-parenting talaga. Pero ako, hindi ako makaka-relate sa mag-i-ignite kasi hindi talaga. Talaga. Oo. Lalo na kapag may ibang nasa puso mo, mas mahirap siyang mag-ignite. Siguro kung pareho kayong single, may possibility. Lalo na itong dalawa, pareho magkasama sa bahay. Mm-mm. Kaso ngayon, medyo mahirap na yung possibility na yun kasi in love din yung lalaki na sa iba. Mm-mm. Kapag nag-move on na siya eh. Nagawa na siya ng sarili niyang ano eh. Unless mag-uusap sila at ma-realize din ng lalaki na shucks, mahal din pala kita. Tsaka masakit sa pakiramdam yun na yung habang natutulog ka sa kwarto tapos nandun sa kabilang kwarto yung dalawa, tapos maririnig mo yung gumagano yung papa. Grabe naman, friend. Oo nga. Siyempre. Awkward. Hoy! Gagaranin mo yung ding-ding. Pero yun nga, siguro it's all about ano din, delikadesa. Lalo na kung hindi mo naman pinagpaalam sa asawa na mag-uuwi ako ng babae dito. Uy, di maraming kwentong ganyan. Pero yun nga sa batang kiyapo, yun naman kasi existing na may asawa siya at di naman mutual yung hiwalayan nila at wala naman natang hiwalayan. Inuwi naman yung kabit niya si Lena. Diba, alam na alam. Nagsalo sila sa isang lalaki. Tapos magkakasama talaga sila. Yeah. Kahit magkaibang kwarto, magkakasama sila sa isang bubong, which is ang pangit naman tignan. So sabi ko nga kay Marie, kung hindi mo kaya yung ganyang setup, humiwalay ka na. Kasi sooner or later, gagawa na ng sarili mong pamilya din yung lalaki. Kasi kung mahal niya na pala yan at ma-engage sila at mag-aasawa, kailangan mo nang tanggapin na wala na talaga. Or sabihin mo sa asawa mo ang totoong nararamdaman mo. Yung ba ang tanging dahilan niya kung bakit hindi sila humihiwalay ng tahanan dahil sa anak? Hindi, parang desisyon na nila na okay naman tayo eh. Ganun eh. Na, ba't ay, wala na. Kung ganyan na may ano na, kabastusan na yan yung magsama-sama kayo. Ito naman lalaki naman. Hindi, ewan ko ba naman kung di ka ayun ba naman ano, kung di ka ba naman inuwi mo pa talaga oo, doon. Oo, asan bang utak mo na? Sa talampakan mo ba? Diba? Oo. Ipakagat kita kay Pulgoso, gusto mo? Sana ginawa mo na lang tama ang lahat na kung maghalimbawa mag-settle ka na, magpaalam ka na maayos. Siyempre, yung bata eh, nakikita nila yung ganung setup. Oo. At hindi pa siya aware na hiwalay na talaga eh. Hindi pa niya ganun nagigets kasi bata pa siya. So paano yun? Alam mo, ginawa niyo nang dahilan yung bata para magbuklod kayong dalawa or yung kung ano man yung namagitan sa inyo dati. Mm-mm. Tapos ngayon, kayo din ang magbibigay ng trauma dun sa anak niyo. Ang mangyayari niyan, yung ano, yung sa utak ng anak nyo, yan ang magiging tama. Kayo ang susundin yan kasi kayo yung role model niyan eh. Iniisip ng maiisip ng bata na normalize na pala yung ganito mga bagay na pag may iba, pwedeng pumunta sa bahay, pwedeng matulog. Oo, sa akin kasi medyo ano yan eh, disrespectful yung sa bahay kasi ang bahay ay of course. I know, gandang Kara. I know for a fact.
Charing. Ang bahay talaga ginawa yan for personal space. Mm. So you have to respect each other na kasama mo sa loob din ng bahay. So mm-hmm. hindi ka dapat basta-basta nagpapapasok o nagpapatulog sa kwarto ng bagong muka mm-hmm. sa buhay nyo. Unless asawa mo na siya mm-hmm. or party na siya ng family. Kumbaga, yun lang yung respect lang. Sana mm-hmm. nandun pa din. And na-feel niya na parang na-disrespect ako. Ganun. Talaga? Which is, oh, totoo naman na madi-disrespect ka talaga. Oo, ano, dati mo asawa tapos mag-uuwi ng ganun. Oo. Naku, kung ako pahabol ko sa aso yan, kay Pulgoso. Diba? Pero alam mo, lately ah, yung mga mag-aasawa, hindi na sila nagpa-part ways. Nagsasama na lang sila sa iisang bubong. Kasi parang feeling nila, yun na yung pinaka-ano eh, okay na to dahil yung mga bayad sa kuryente, sa bahay, maghihiwalay pa ba? Ganun din naman. Unless may mga kanya-kanya na kayong jowa. Yung iba, oy, alam mo, may, lately may mga usapan kami ng jowa ko na ang weird. Na sabi ko, kung sakasakali magkakahiwalay tayo, tapos mag-asawa ka ng girl lalo, ampunin mo na lang ako ha. Oo. Sabi ko. Talaga? Yun, hindi ako masasaktan. Sabi ko. We? Oo. Ampunin mo na lang ako, tapos gawin sure mo akong nanay-nanaya ng mga anak mo. Aba, kapag naka-move on ka na talaga. Siguro. Oo. Depende rin talaga yung sa feelings mm-mm. na isang tao. Tapos pag natutulog na si Isabel, pumunta ka sa kwarto ko. Gapangin mo ako. Tumikim ka ulit ng suman. Charing. Kaya nga, nakakaloka. Pero meron din mga setup na magkakasama sila sa isang bubong. Huwag ka. May open yung relationship, no? Ang tawag dun, open relationship na okay lang. Eh, totoo yun, nangyayari yun, ah. Mm-mm. Na okay lang sa kanya na yung partner niya ay may chines-chines na iba. Ay? Oo, minsan nakikijoin pa. Ay, tsaka. Oh my God. May maalim ako yung kwento. Oo, three-way party. Ewan ko lang kung hanggang doon lang yun, may kasamang feelings. Parang ano, triple cheese gano'n. Parang donut ng triple ano. Triple cheese. Parang donut ng Lola Nenas. Yeah, uy na, parang nag-crave tuloy ako sa Lola Nenas. Kaya nga. Diba, no, lalay, ano na lang ngayon yung ube. Oo, gusto mo ba yon? Parang gusto ko nga eh. Oo, alam mo na, Tita so, Alice. Oy, pero alam mo, so, wala naman tayong judgment dyan sa mga taong ganyan ang kagustuhan sa buhay. Ano ba naman ang pakialam namin dyan? Eh? Kung kayo dyan kayo nag-i-enjoy sa pagkakaroon ng, di ba, tatluhang karelasyon or ano, three-way call na ganyan. Pero kasi, ang isipin nyo, kung meron ng batang na i-involve dyan, sa, malaki ang maitutulong kasi ng paghubog sa bata kapag nakikita nila na maganda ang pagpapalaki nyo sa kanila. Eh, tama. Yan ba ang tamang gusto nyong panghubog sa bata? Yung makita nila na iba't ibang tao ang nakakarelasyon ninyo? Di ba? So paano yung po nag-break yung lalaki tsaka yung bago niya? Di pa nagkaroon ulit ng bagong girlfriend, ibang babae na naman yung papasok sa bahay, di ba? Yun na lang isipin nyo. At saka alam mo, ano nga eh, ang mga bata, mas naa-absorb nila hindi yung mga ano yung mga gantong gagawin mo ito dapat ang gawin, mas naa-absorb nila yung lead by example na tinatawag. Correct. So you have to lead by example. Kung and you walk the talk. Yes. Kung ano yung nakikita nila sa matatanda, gagayahin lang nila yon. Yun talaga yung mas matibay na. Marami akong kakilalang ganyan na ano sila na magaling silang mag-advise mag-advise sa buhay ng iba pero yung sarili nila hindi nila maasikaso ng maayos. Oh, yun lang. Diba? Lalo na sa pagiging parents. Ako, napaka-crucial niyan lalo na kapag yung bata ay nasa adolescence period pa. Alam mo yun, yung crucial talaga, totoo yan. Kasi, kumbaga, hindi pa nila alam kung anong dapat talagang gawin. Hindi porket, halimbawa, nag-17, nag-18, ay, hindi. Mature na, hindi pa rin. Alam mo, marami pa kayong, totoo yung sinasabi ng matatanda, na marami pa kayong kakainin bigas sa buhay. Kaya, kailangan ka ng parents. Pero ba't ka naman ng bigas, Day? Ano ka? Hindi, kasabihan yun. Kaya, kailangan mga parents, i-guide pa rin yung mga anak. Sa ingin mo? Kanin ang kainin mo? Hindi bigas? Ano ka? Sige, marami ka pa kalapati? Kanin. Okay na? Oh my gosh, hindi ako nagkakan. Kinwa ko. Marami ka pa kakainin kinwa? Okay na ba? Kayo ba nag... Di ba brown rice kayo? Kaya pag may nagsabi siya... Marami ka pa kakainin brown rice. Hindi naman kasi lahat na ganun. Marami ka pang kakainin ano pa, sabaw. O ano man. Diba? Mahilig kayo magsabaw? Mahilig din. Ah, masabaw ka pala, Day. Masabaw ako. Marami akong sabaw. Diba? Para kang buko, ano? Oo.
dyan. Ay, Diyos ko, gandang kara. So, ayun na nga. Mm-mm. So, nakasalalay pa rin sa mga magulang ang magiging ugali ng bata at values na ma-i-instill nyo sa kanila. At saka kung ako sa'yo, humiwalay ka na ng tahanan. Yun. Ilayo mo yung anak mo sa ganyang klase ng set-up. Di maganda, B. Gagayahin niya yan. Correct. Tsaka parang hindi ka na rin masaktan, di ba? Napakamasokista mo naman kung hinahayaan mo lang na si Sabel ang ano. Si Sabel? Ang chinochorba. Tapos ikaw, nando ka lang. May I watch the movie ka lang yan, bakla. Ano ka, referee? Mag-self-pity ka. Oo. Ano kayang pwede kong gawin din? Ganun. Habang... habang nag ano sila naglalaro sila ng Kempelahur na doon ka sa kabilang kwarto kumakanta, madilim ang iyong paligid. Grabe na yun. Di maganda, bakla. Gagawa-gawa kayo ng mga ganyang mga kabastusan. Kaya. At kawawa talaga yung bata pag nakikita niya yung ganyang setup na hindi naman niya, hindi naman siya aware. Ano to? Ano nangyayari na, di ba? O ito, totoo yan na nakikita rin talaga sa matatanda. Ito nga may nag-commento. Nakikita sa, ano, just like David is sweet and loving kasi nakikita niya sa nanay niya. Sweet and loving. Si David lang ang sweet and loving. Si gandang kara, hindi. Uy, sweet and loving. Nakita mo yan. Hindi masyado. Depende kung kanino. Magkukwento na ba ako? Nakita mo ba yung ano, yung letter niya sa akin? Oo, nakita ko, pero haba kasi hindi ko na binasa. Basta ang ano na touch ako ay marunong na siya mag-drive. Ah, oo. Pinagda-drive niya na ako. At saka yung personality ni David, hindi siya mahirap mahalin. Ang bait-bait kasing bata. Aww. Sana lahat ng bata ganun. Diba? Lahat ng kabataan pamarisan niyo si David Remo. Wow! Hindi naman siya perfect. Baka sabihin mo, ano? Ay, ano para yan? Sa akin, Santo? Okay siya. Diba? Marespeto. Pagdating ko, nagmamano. Nag-aano, nagbebeso, oh, nagyayaka, 'di ba? Nagtitinda, mahal nga lang. 1.5 talaga ba? 1.6? Negosyante pala. Kaya pala nagbebeso. Kaya. Alam mo, malaking tulong din na nag-showbiz yung anak mo. Mm-mm. Alam mo kung bakit? Kasi ganyan ang mga artista eh. Parang basic sa kanila yung ganyan yung dapat... Ah, makipag-socialize. Oo, pagdating kailangan dapat mabeso. Dapat siguro mag-artista na rin ako kasi hindi ako ma-socialize. Dahil feeling ko kahit mag-artista ka, hindi ka rin ma-socialize. Matututunan ko yan. Kaya ako ano, laging na misinterpret. Ganyan yung salita. Oo, eh. Lately naka-misinterpret sa kanya, kilala ko. Kaya nga, tumititig na pangalanan nating sangsang. Tumititig lang ako. Tapos alam, tititigan ko lang kasi hindi ko alam sasabihin ko. Hindi mo alam kung ano i-approach. Oo. Ganun ako. So, kailangan talaga ikaw yung lumapit sa akin. Oo nga. Sang, nag-message na daw si Tita Kara. May sangsang, nag-PM ako sa'yo. Huwag ka na daw magtampo. Kaya nga. So, ayun. Dinedma mo daw kasi siya. Hindi naman. Nag-high naman ako. Kaya hindi ko alam sasabihin ko. Oo nga. Hindi kasi ako marunong mag-open up ng saan ka galing, saan ka nagpunta, anong pinagkakabala. Alam mo, gagawa ko ng checklist. Pag, yung mga may tatanungin script na ako mo. Dapat. May okay. Script. Okay. Kanina ka pa? May sinusundan ka ng listahan. Kaya nga. Oh, sige, sige. Kapalakas pero ano, sa birthday mo kahapon, ano yung pinakamagandang bagay na na-receive mo? Kahapon? Madami. Isa lang nga. Ano ba yan? Siguro yung ano, yung nakasama. Madami nagregalo sa'yo? Mm-mm. Sakto lang. Kasi hindi naman ako nag-expect na regalo talaga na ano. Okay na sa akin yung naramdaman ko pagtingin ko sa comment section. Alam mo yung ang dami nagme-message. Showbiz ay, no? Hindi totoo yun, promise. Alam mo, kasi ibig sabihin, hindi sila nawawala pagdating sa ayaw mo na material na bagay. Hindi ako na nagbe-base. Pera. Hindi ako na nagbe-base. Siyempre may mga nag... Magtatampo yung pera. Hindi naman sa talagang kailangan may pera. Hindi naman ganun. Pero halimbawa... Masaya na ako kahit ano ibigay sa akin. Pero mas masaya kapag may pera. Masaya na ako. Mas masaya na ako ng ganun. Lalo na naka-uwi ako ng Lipat. So yun ang... Kumanta pa ako. Kinantahan ko lolo't lola ko. Talaga? Oo, nagkantahan kami dun. So, sa mga susunod na araw, makikita ka ba namin o may binabalak ka ba? Wala, alam mo naman ako, I'm full of surprises. So kung sa'yo na lang ako makita at kung anong pinagagagawa ko sabihin sa buhay. Sabihin ko na ba? Charot lang. Corazon! Tigilan mo ko. Pero saan, ano nga yung pinakamagandang bagay na na-receive mo kahapon? Kahapon? Ano ba? Yun nga, yung family talaga, te. Talaga? Yun talaga, na magkakasama kami. Sana all ganyan, ano? Yun talaga. Kapag nag-birthday, yun ang... Iba talaga yung saya ko, oo, pagkasama sila. Ako parang mas maganda kapag ano. Ano sa'yo?
Mag-wish ka na agad. 150K. Tapos family. Grabe naman. Ang taas ng presyo ng ano, mga bilihin. Ha? October 5 pa. Ang tagal pa naman. Ba? Oo. Makakaipon pa ng 100, ano? 150K. 150K. Hindi, ako hindi, ayoko ng regalo pag birthday ko. Ah, talaga? Oo, ayoko ng regalo. Gusto ko ako nagre-regalo sa birthday ko. Ah, so regaluhan mo ako ganun? Hmm. Sa birthday mo. Ano ba? Siyempre, hindi na ikaw. Na, siyempre, magpapakain ka sa mga ano. Ay, yung gano'n. Nagpapalit siya. Oo. Ah, ayan ah. Ah, gusto ba ng lechon? Hindi naman ako makain ng lechon. Mm. Hindi ako masyado. Kasi nga, high, baka high blood. May lahi kami, di ba? Mm-mm. Tsaka ay, hindi lang yung high blood ang ano, lahi nyo. Ano? Lutang din. Sobra naman. Hindi naman. Wow. Pero at least, happy birthday. Ilang taong ka na? Thank you. Ayun na naman tayo. 80. Alam mo, pinapost nila, may 50, may 80. Itong mga batang to, sabi ko, grabe kayo. So ano ka nung magre-rebrand ka na, hindi ka na gandang kara? Tandang, Lola. Tandang kara na. Kara. Ay nako. With Tita Corazon. Iba na ang branding. Pero alam mo, habang as we, ano, as we age, parang mas nare-realize natin ang priority natin ay ang pamilya. Totoo yan. Diba? Totoo yan. At pasayahan, hindi payamanan. Oo. At saka, naniniwala ako na, yun nga, ang buhay ay hindi pahabaan, kundi pasayahan. Mm-mm. Maiksima ng buhay, pero dapat masaya ka at nagawa mo yung gusto mo. Oo. Kasi magkakaroon ka na maraming regrets kapag tumanda ka, tapos mahina na yung tuhod mo. Halimbawa, gusto mo mag-mountain climbing, eh mahina na yung tuhod mo. Yan yung mga hindi ko nagawa, yung mga lugar na hindi ko napuntahan. Kaya dapat pag may gusto ka ngayon, hanggat kaya, gawin mo na yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Huwag mo nang hintayin pa kasi ang buhay magsusurprise atin, may sakit ka pala sa ganito, sa ganyan. Mm-hmm. Oh, diba? So, masistress ka na, doon ka na nakafocus sa sakit mo, wala ka na nagawa. Mm-hmm. Diba? Dahil dyan, may gusto ka bang pasalamatan? Uy, marami sa lahat po ng mga nag-ano sa akin. Alam mo, natatakot kasi ako magpasalamat on air kasi baka pag may nakalimutan akong isa, maging issue. Diba? Ay, bakit ginagawa nilang so, issue pag gano'n? Hindi naman. So, at least, alam nyo na kung sino-sino kayo mga nagpadala sa akin ng pagkain, mga nagprutas, mga nagbigay na regalo. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang from the bottom of my heart, I appreciate you. Na-appreciate ko kayo. Yes, taray. Ganda mo, Jarn. Sige lang, bumati ka lang. Yun. Ayun lang. At saka sa mga laging sumusuporta sa akin. Ayan. Yeah. And ayun na, pag nagmamature ka talaga, no, mas okay na sa yung peace of mind lagi. Kahit, oo. No, minsan nga ayaw mo na maraming tao sa paligid eh. Ay, oo. Yung gusto mo na lang na alone time, peace and quiet, makakapagpahinga ka. No, ikaw ba nafe-feel mo yan sa bahay pag mag-isa ka? Oo. Kasi ikaw mag-isa ka eh. Ngayon kasi hindi ako mag-isa. Alam mo, may nandun kasi yung ano, si Sang-Sang ngayon sa bahay. So mas ginagawa ko, doon ka sa kwarto, dito ako sa baba. Ganon. Ah, talaga ba? Oo. Hindi pa rin kayo magkasama? Hindi, nandun lang siya kasi nag-ano siya, nag-Netflix. Ah. Eh ako mas gusto ko yung nag-chill. When I was young, I listened to the rainy. Nagkapakain ka din ba ng mga pusa? Oo. O kayo ng mga manok. Mga ganon. Alam mo nung tsahing-tsahing na tayo. Pero di ba iba kasi kapag tahimik, mm-mm, yung ambience, parang gusto na natin ng ganun. Oo. Oo. Mas yun, maganda yung may peace of mind ka. Totoo yan. So, kaya ayoko din na maraming masyadong ano. Kaya hindi ako tumatanggap ng masyadong maraming bisita sa bahay. Kaya nga nung ano din, nung birthday ko din, nung kinagabihan, tinatanong ko nila Almira at Ate Christy, lalabas ka ba? Mm-mm. Sabi ko, parang hindi. Hindi ka ba sasalubong mo lang sa birthday? Mag-chill sa labas, magpa-party. Hindi na, sayang. Una, sayang pera. Tapos ano, correct, parang pagod na rin ako. Dito na lang bumili ng pagkain. Mm-mm. Family na lang kasama mo. Oh, may ganun na sabi ko, shucks, pero dati hindi ako ganito. Gusto ko laging lumalabas. Diba? Iba talaga. So may point pa rin si Diwata. Na alin? Nalilipas din yan. Totoo. Diba? Kasi ang birthday nalilipas din yan. At last mo na yan. For this Huwag year. Huwag naman last mo for this year. Ano, dalawang birthday mo? Tama. So ayun. Sige. 'Di ba? Okay, anyways, oy, pwede ba akong magpasalamat? Go, sige. Maraming salamat po sa Hello Gorgeous Skin Care Center for taking care of my skin. Wow! Ganda ng balat. Kala mo naman ang kinis. Taray. Hindi papakinisin daw nila ako. Mm-hmm. At saka sa Sophistibro for my eyebrows. Taray. Ayan.
Ayun. O siya, yun lang. Maraming salamat. Thank you. Staying with us. Corazon. Ayan. Corazon, maraming salamat. At dahil dyan, susunod na po ang Jim Shi. Ako pa rin po, nag-iisan chicks ng radyo. Gandang kara. At ako naman po, nag-alaga kay Pulgoso, Tita Cora. Dito lang yan sa Same, pero iba. We are number 1 06.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo Energy.